Magandang araw mga kabayan. Ngayon nga pala papunta uli ako doon kila Onek. Sabi niya kasi meron daw siya nakuhang timing belt. At ikakabit daw niya ngayon yon, kaya pasyalan natin. Tingnan natin kung umaandar na uli yung sasakyan niya. Meron kasing isang member ng church nila na mekaniko. Tinanong bakit daw hindi na niya ginagamit yung kotse niya. Sabi nga niya naputol yung timing belt. At tamang-tama nga daw, at yung mekaniko na yon, meron palang timing belt na para dun sa model ng kotse ni Onek. Kaya nakipag-deal sa kanya na ewan ko kung magkano yung pagkakakuha niya. Ayun nga, nakuha na niya yung timing belt at ngayon nga daw niya kakabit. Under renovation nga pala itong compound namin. Madaming mga ginagawa. Okay dito, ito daw isa na to, Pozo Negro daw yan. Yun sa may kabila, meron din doon, medyo maliit na konti. Para naman daw doon sa mga tubig nung sa labahan. Ito, malalim na to eh. Malalim na yan, oh. Dalawang tao na yung lalim niyan. Ang napansin ko lang, doon sa lupa nila, parang iisa lang yung layer, hindi kagagad sa atin. Yung lalim na yan, dapat madami ng iba't ibang layer na makikita mo. Dito, ganyan lang. Oh. Magmula doon sa itaas hanggang doon sa ibaba, pare-parehas lang. Ayan yung ginagamit nilang hagdan. Oh. Maliit na para doon sa hukay. Dahil malalim na nga talaga yan. Diyan naman yung workshop namin sa kabila ng bakod na yan. Ang bala ko nga sa Lunes, pupunta ako dun sa admin. Ipapaalala ko yung dating sinabi nila sa amin na ang sabi nila sa amin noon, pag daw nagpagawa ng banyo dito, magkakaroon din daw ng banyo doon sa kabila, doon sa talier. Hindi naman pwedeng butasin yung itong pader, kaya mas maganda kung kahit tubo na lang eh, papunta doon sa kabila, tapos gawa na lang ng isang maliit na banyo doon sa kabila. Kinausap ko na rin yung engineer nga nung nagko-construction dito. Sabi niya, pwede daw yon. Sabihin ko daw doon sa admin at gagawin daw nila ng ganun. Pala yung engineer nung sa nagko-construction dito. Ethiopian, you are an Ethiopian, ha? And what's your name? Ayla. Ayla. So how long you'll be here in the compound? I will be for 4 months. 4 months, ha? Yeah. Okay, nice meeting you. Okay, thank you. Ang problema dito sa kaibigan kong may boda-boda, pagka tinawagan ko yan, sasabihin na malapit na. Pero umaabot pa rin ng mga 15 minutes, minsan kalahating oras pa. Gaya ngayon, sabi, almost daw, almost. Almost niya, 15 minutes na. Hello, Benjamin. Hello, how are you? I'm okay. You go to Onek. Mas gusto ko na sumakay dito kay Benjamin kaysa pumara ng ibang mga boda-boda. Mabait naman to eh. Saka maayos siyang magmaneho. Hindi kagaya ng iba ng mga kaskasero. Umaantar na nga pala yung makina nung dumating ako. Maaga siya siguro nag-umpisa. Ang ginagawa na lang niya, yung isang gulong tinanggal niya. Hindi ko alam kung bakit. Totoo naman pala yung sinasabi ng mga napagtanungan nila na yung makina na ganito, kahit daw maputol yung timing belt niyan, hindi maaapektuhan yung mga barbula. Ayan nga, umandar. Basta daw yung model na yung S. Ito ang model nito, 3S. And 3S, 5S. Mga maganda daw ang design niyan. Ayan, maandar na uli yung kotse ni Onek. Ito nga pala yung lumang belt na naputol. Parang hindi pa naman siya luman-luma. Ayan o, parang okay pang tingnan. Pero sabi ni Onek, tinanong daw niya yung dating may-ari, hindi pa nga daw nagpapalit niyan. Ah, Onek.
Congratulations, ha? You're back on the road. Yung kotse ko dati na Toyota Corolla, kulay puti, parehas ng year model nito yun. Corolla nga lang yun. At yun, 1.3, ito 2.0 yata. Mas malakas sa gasolina to. Nakantiritas na yung buhok, oh. Hello? Bye-bye. Bye. How to open? Matakbo na uli. We are back on the road. No sound, right? But I think if you have time, maybe better you change also the belt, the stabilizer bushing. Yeah, yeah. I think this is the one that makes noise. A lot of noise, yeah. Mabuti naman tumatakbo na uli yung sasakyan niya. Saka hindi masyadong malaki yung nagastos. How much you get the timing belt on it? 15,000. 15,000. Mm. 15,000, so 750 sa peso. Ganun lang yung nagastos niya. So yun po yung updates dun sa sasakyan ni Onyx. Umaandar na uli. Hindi na nga pala ako nagtagal dun sa kanila. Meron daw kasing tumawag. Magdadasal sila dun sa may kakilala sila na mayroon daw patay. Kaya doon sila papunta. Ginamit na niya yung kotse niya. Pakabila yung kalsade. Doon sa kabilang way yung pauwi dito sa amin. Kaya nagboda-boda na lang ako para hindi na sila maistorbo. May dinaanan siyang isang member din ng church. Papunta na sila ngayon doon. At parang uulan na rin kasi. Kaya sabi ko, ayokong magtagal na. Kaya umuwi na lang ako. Yan lang po muna sa ngayon, mga kabayan. At sana nagustuhan nyo rin yung video natin ngayon. Kahit na medyo maiksi lang. At muli po, nagpapasalamat ako doon sa mga laging nanonood, mga ina-upload ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. At happy weekend po. Eto nga pala, mag-inang dik-dik. Dapat mas madami na yung mga dik-dik dito kung lahat sana nagpapadede ng mga anak nila. Yung iba kasi pinapabayaan, ayaw magpadede. Kaya yung iba, namamatay.